habang nagtrabaho para lahat ng trabaho bigyana tayo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Okay, gising na gising po tayo. Siyempre, sa ating ginagalang na matibay na mayor po ng Munting Lupa, no? Naka second round yan. Iilan lang po na mayor ang naka second round na alam po natin, mahal na mahal po ng ating mamamayan. Walang iba kundi si Mayor Jimmy Fresnedi. Alam po ninyo, pinagmasdan ko rin po yung career po ni Mayor dahil nung Vice Mayor po siya, yung Mayor po dito ay si Mayor Toting Dunye. Yes! At syempre, marami rin po ginawa po si Mayor Toting Dunye, pero no, si Mayor Fresnedi lang po ang nakadalawang round. Yes! At dito po, nakita po natin kung paano umunlad ang Munting Lupa. Yes! Hindi naman may babalik ang isang mayor kundi mahal ng taong bayan niya. Yes! Kaya, maski sabihin po natin, eh kung parati po kami i-invitay ni Mayor para sa darating na lokal, eh kami po ay pupunta dito para may siguro po natin yung ikatlong termino. Alam po ninyo, ang hinahanap po natin sa ating mga leader katulad ni Mayor Fresnedi, yung mga taong may prinsipyo. Mga taong may integridad. Alam niya kung ano yung tama at ano yung mali. Diba? Yun ang importante. Eh sa panahon na nangyayari po sa atin ngayon, ang kailangan po natin sa isang Senado ay isang Senado na hindi takot. Diba? Ang Senado ng makabayan. No? Pinaglalaban ng Pilipinas. Ang Senado na naghahanap ng solusyon sa mga problema ng ating mga mamamayan, hindi nagdadagdag ng problema po sa atin. Importante, importante po yan. Kaya nga, sabi nga po namin dito sa Ocho Diretso, kami po ay handang maging boses ninyo. Kasi yung storya po ng Senado, hindi storya ng Ocho Diretso yan. Storya po ng mga mamamayan Pilipino yan. Isipin po ninyo, mayroon po nagsasabi na sila po ay para sa mga kababaihan. Pero habang binabastos ang mga kababaihan, ilan pong mga senador ang nagsalita para protektahan ang mga kagandiyan. Diba? Iilan lang. Halos lahat tumahimik. Ganyan pa ang kailangan ba natin mga senador? No? Alam nilang mali, pero tahimik na. Hindi naman pwede yan. Ang tinuturo po natin sa ating mga kabataan, yung tama. No? Kung ano yung mali, dapat sabihin po natin, mali po yan. Mali po yan. Kaya yung mga senador na sinasabi po nila, pro-women sila, takot rin po humarap po sa amin eh. Eh, isa lang po ang tatanungin po namin sa kanila, nung panahon na binabastos ang mga kababaihan, kayo ba ay nagsalita? Eh, ayaw marap na po sa amin. Sabi nga po ni Taromi, si Romy Mac, no? Sa usapin ng train law, isa lang ang tatanungin po natin. Sinasabi po ninyo, kayo po ay para sa mga mahihirap. Bakit kayo umayag napatawa ng excise tax ang ating mga petroleum products? Kaya dahil sa excise tax na yan, tumaas po ang presyo ng mga gasolina, ang presyo ng mga bilihin. Sa katunayan po, ngayong araw, tumaas na naman ng bahagya ang presyo ng gasolina, pero bumaba ng bahagya ang presyo ng diesel. No? Pero ito yung importante po natin dapat pinag-iisipan. Ano ba talaga ang role ng Senado? Ang Senado po ay puntahan ng mga mamamayan dito sa ating bansa para ipaabot yung kanilang karainan. Ako po ay galing po sa Quezon Province. No? Isa sa mga pinag-uusapan po namin doon ay yung buhay po ng mga magsasaka.
isipin po ninyo, ang mga magsasaka po, sila po'y nagpapakain sa ating lahat. No? Tama po yun, di ba? Pero isipin rin po natin, sila po yung pinakamahirap na sektor dito sa ating bansa. Ang dapat itanong natin sa ating gobyerno, bakit hinahayaan natin yung mga nagpapakain sa atin na siya yung pinakamahirap na sektor ng ating bansa? Sa Quezon po, ang Nyug, ang coconut farmers, sila po yung pinakamahirap na farmers sa ating bansa. Ang presyo po ng Nyugan po ngayon, yung copras, nasa 5 piso hanggang 12 pesos kada kilo. Sa isang taon po, yan po ay 20 mil sa isang taon ang kinikita ng isang coconut farmer. Less than 2,000 pesos a month. Isipin po ninyo, anong mabibili ng isang less than 2,000 pesos a month? Kaya nga, sabi nga po sa amin, no? Sabi rin po ito ng ating Pangulo, nung siya po ay nangangampanya, pag siya ay magiging Pangulo, yung Coco Levy Fund, ibibigay yan sa ating mga magsasaka sa Nyugan. Sa unang zona po niya, binanggit rin po yung Coco Levy Fund. So ito mga congressman at senador, gumawa po sila ng batas, no? Pinasa po ito ng batas, dumating sa lamesa ng ating Pangulo. Anong ginawa po ng ating Pangulo? Binalik, bago binito, sabi po sa Bicam, palitan niyo ng provision dyan. Dahil kung hindi niyo papalitan, i-vivito niya. So naging sunod-sunuran po ang ating mga senador at congressman para lang magamit yung Coco Levy Fund. Bumalik kay Pangulo, anong ginawa? Binito. Binito. Ang naging rason ng ating Pangulo, yung mga upo sa PCA board, yung hahawak ng pondo, gusto niyang mas maraming coconut farmers. Eh parang hindi niya nabasa yung unang batas. Yung unang sumampa sa kanya, mas marami yung coconut farmers. Pinapalit nga niya, sabi niya, ayaw niyang mas maraming coconut farmers, gusto niya mas maraming taga-gobyerno. So yun ang ginawa. Nung bumalik sa kanya, binito. Tapos naging press release niya, hindi marami yung coconut farmers. Parang hindi nagbabasa. No? So ito yung problema hinaharap po natin, no? Sa usapin ng agrikultura. Yan po yung advocacy niya po. Ito po yung dinadala ko po dahil matagal ng problema ang agrikultura dito sa ating bansa. Alam naman po natin, pag maiwan ang lupa na hindi tinatamnan, ano nangyayari? Subdivision. Diba? Eh dito lang na, pag nagpas mo sa munting lupa, dati, pagpunta mo sa Laguna, makikita po natin maraming palayan pa rin po dyan dapat. Ngayon, hindi na. Wala na. Naging subdivision na. At yan po yung importante po natin. Kanino po? At yan po yung importante po natin. Kailangan bigyan ng pansin. Dahil alam naman po natin, kapag hindi po natin aalagaan ang ating lupa, eh baka dadating ang panahon, no? Ang pagkain po natin ay magagaling sa ibang bansa. O, yun. At kung mangyayari po yan, kung magkagera sa ibang bansa, wala rin tayong pagkain. Kaya importante po, yan po yung kailangan po natin bigyan ng pansin. So, usapin po ng mga manggagawa, dahil para sa akin po, tatlong importanteng M. No? Ang dapat bigyan ng solusyon ng ating gobyerno. Ano yung tatlong N? Yung naiiwanan, napapabayaan, at yung nakakalimutan ng gobyerno. Diba? Yun yung dapat binibigyan ng pansin ng ating gobyerno, ng ating Senado. Ngayon, sa usapin po sa ating mga manggagawa, nandiyan pa rin po yung usapin ng kontraktualisasyon. Diba? Na hindi pa po natin na bibigyan ng solusyon. At isa pa, no? At ito po yung panawagan po ng mga manggagawa sa ibang mga probinsya. Diba pag tumaas ang presyo ng gasolina nationwide,
pag tumaas po ang presyo ng bigas, nationwide din po yan, di ba? Oh, eh dito, eh maswerte po tayo, meralto po tayo, no? Pero pag tumaas po ang presyo ng kuryente, kuminsan, mas mataas po sa probinsya kesa sa Metro Manila. Pag pinag-uusapan po natin ang gamot, nationwide. Pag pinag-uusapan po natin dilata, nationwide. Ang tanong po ng mga manggagawa sa ibang probinsya, bakit ang minimum wage po sa Metro Manila ay 537 pesos? Pumunta ka lang sa Region 4, 380 plus, hindi pa umaabot ng 400. Pumunta ka sa Region 3, ganun rin. Pumunta ka sa Mindanao, wala kang 300. Ano mabibili po yun? Diba? E pareho naman po ang trabaho. Kung ikaw ay gumagawa sa construction, yung construction din naman, construction rin dito. Diba? Yung BPO doon, BPO rin dito. E bakit nagkakaiba yung sweldo? Diba? Panahon na po pag-usapan yan. Ang problema, ayaw pag-usapan. Makatarungan ba yung ginagamit na regional wage boards? No, sa pagtatakda ng minimum wage. Doon po yung kailangan pag-usapan. Importante po yan. Siyempre, ang hinahanap rin po natin sa isang Senado, yung Senado walang tinatago. Siyempre, integridad ang importante. Eh bakit na po natin pipiliin yung mga taong questionable? Diba? Eh isang babanggitin ko po, ako po ay kumuha ng bar exams ng 3 beses bago ako pumasa. Hindi ko po kinakaya yan, no? Bagamat ako po ay apo ni Senator Tanyaga, kilala naman po ni Senator Lorenzo Tanyaga, no? Grand old man of Philippine politics. Anak po ako ni Senator Bobby Tanyaga, no? Sila po ay mga magagaling na abogado, kaya ako ay naging, gusto kong maging abogado rin dahil idolo po sila. Nag-aral ako ng batas, pero dahil yan po yung kwento ng Pilipino eh. Kuminsan bumabagsak ka eh, di ba? Hindi lamang 1 beses, 2 beses. Pero ang kwento ng Pilipino, paano mo aangatin mo yung sarili mo after each failure? Tama po ba? Ngayon, hindi ko kinakaya po yan. Ang problema, meron po isang kandidato po sa kabila, ayaw aminin na hindi po siya nagtapos sa Princeton. Diba? Tina, kine-question ka po kung siya po ay nakapagtapos sa UP Law School. Diba? Bakit ayaw niyang aminin? Kung kaya po niyang itago yan, ano pa ang pwede niyang itago sa taong bayan? Diba? Yes! Yan ang importante po natin pag-isipan. Kaya huwag mo natin kalimutan. No? Hindi po kaming sikat. Katulad po ng iba. Ayaw po kaming debatihin dahil matataas raw po sila sa survey. Pero hindi po yung tama. Lahat po tayo pwede gumawa ng papel. Ilagay po natin ang plataforma. Pwede po na kami tumayo sa harap po ninyo, sabihin po namin ang track record. Pero ang sukatan po, kung ang tao ay may karakter, may integridad, hindi takot lumaban, eh kapag haharap po sila sa debate. Dapat nahiyahiya na po yung mga kandidato ni Pangulo. Sino nagsasalita para sa kanila? Si Pangulo. Iniisa na po kami, no? Noong nakaraang linggo, si Mayor Inday Sara, sila yung mas matapang eh. Bakit yung mga kandidato nila ayaw humarap? Kung si Bongo, sasabihin kay Philip Salvador, humarap ka na sa kanila, tatanggapin po namin, pero hindi naman kandidato si Philip Salvador. Kaya, kayo po ang dapat magpasya, no? Hindi po kami lumalabas sa probinsyano, no? Sabi po ni Karomi, gwapo naman kami. At istahin rin po kami. Pero ang pwede po natin sabihin, kami po ay may utak. Kami po ay may integridad. At kami po ay handang lumaban para sa inyo.
Kaya sa darating po na Mayo, importante po, importante, hindi lamang kailangan namin ang boto ninyo. Kailangan rin namin kayong mangampanya. Kasi kung boto lang, kulang po yan. Kulang po yan. Aminin po natin, kulang lang po yan. Pero kung kayo mismo ang mangampanya sa iba't ibang mga lugar at tutulungan po ninyo yung otso diretso, no? Sa darating na halalan, makikita po ninyo, magiging senador si Makalintal, magiging senador si Alejano, magiging senador si Tanyaga, magiging senador si Himbay, magiging senador si Guto, magiging senador si Rojas, magiging senador si Aquino, at magiging senador si Jokno. So magtuluhan po tayo at wag po natin kakalimutan siyempre ang ating kaibigan, Mayor Jimmy Fresnedi. Congressman Lucy Grason, magandang tanghali po sa inyo lahat. Mabuhay ang Pilipinas! Yes, huwag po natin sa kalimutan ang senador natin, Erin Banyada. Palapakalaw po natin. Sir,